Gusto mo bang malaman kung ano ang mga bawal kay YouTube? If ready ka na, watch this video. Hello guys! Welcome to our YouTube channel, Jeff and Grace Vlogs. How are you? Well, me personally, I'm so grateful kasi gumising ako sa umaga na may panibagong sigla kasi nakita ko yung mga subscribers natin na we're almost 800 and road to 1,000 na tayo. And thank you so much sa lahat ng kapamilya ko, mga kamag-anak, mga kaibigan, na sa lahat ng sumusuporta sa aming dalawa ng kapatid ko. Maraming salamat po. And kayo po yung nagiging motivation namin kung bakit po kami nagpapatuloy dito sa YouTube. So going back to our topic, ngayong araw na to, may i-share po ako sa inyo kung ano ba yung mga bawal kay YouTube. Oh no! I made this vlog because I know me personally, I'm getting curious about ano ba yung mga dapat hindi natin pinapakita sa YouTube or ano ba yung mga komento na dapat hindi natin nilalagay sa channel ng iba. So ngayon, aalamin natin to para hindi tayo ma-spam o para hindi masayang yung mga efforts natin, most especially sa mga bagong YouTubers na kagaya po namin. So kung ready ka na, don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. So disclaimer lang po, hindi pa po ako ganun katagal sa YouTube. I started YouTube for almost 2 months now and I'm just doing this because I know it is vital for us to understand. Right? X, number 1, mga bawal na salita. Yes, may mga bawal na salita pagdating sa comment section when you watch someone's channel. So ano-ano ito? Kagaya ng sub to sub, hug to hug, love, visit, punta ka sa bahay ko. Sampalan tayo, suntukan tayo, tara pindutin mo to, yakapan tayo, click mo na. Yung mga ganun best, bawal yung mga ganun comments. Pag may nakita kang ganun, delete mo na agad. Kasi masasayang lang yung efforts mo. Okay? And also, bawal din yung mga numbers kay YouTube. Kagaya ng, I'm your number 143 fan, kaya naman, dalaw ka na sa bahay ko. Mga ganun, bawal yon. So ayaw naman nating masayang yung mga efforts natin, right? Kasi, that's right. Magugulat na lang tayo bakit tayo nawawala ng mga subscribers. Hindi dahil sa in-unsubscribe ka. Yes, that's one of the factors. Pero mas malaking factors pa rin yung mga comments na ganito. And also, dapat bago ka magpa-subscribe sa friend mo, for example, sinabi mo, "Uy friend, subscribe mo naman tong channel ko." Make sure na ipaliwanag mo sa kanila na kailangan nilang manood for at least 3 to 5 minutes ng video mo bago nila i-click ang subscribe. And it's very important for them also to comment related comments doon sa section part ng comments na yon. Parang ulit-ulit. So, bawal yung mga unrelated comments. Why? Kasi napupunta lang siya sa spam. Again, sayang yung efforts mo. Sayang yung efforts mo. Pag hindi related yung comments na yon, mai-spam siya. So, ano dapat yung mga dapat mong ilagay or dapat mong i-comment kung gusto mong mag-comment na magpa-sub to sub yung intention mo? Para hindi mahalata ni YouTube, you can just put there, "Uy, binilan na kita ng gata, sana iyong tikman." Or else, pwede rin yung ganito, "Aura na tayo, bes." Yung mga ganong bagay, hindi nahalata ni YouTube yun. X, number 2, mga content na nakahubad o malalaswa. Dahil ito ay para sa kaligtasan ng mga bata. So may mga content na nakikita tayo before, no, na bakit may makikita ka doon na black tapos nawala na yung video kasi na-report na siya. May mga website po para sa mga ganyan, but I'm not a fan of pornographies. Ayaw ni YouTube ng mga ganoong bagay. Oh no! X, number 3, mga content na mapaminsala o mapanganib. Yes, ayaw ni YouTube ng mga ganyang content. Ikaw nga, di ba? Ayaw mong mapahamak ka. So, ganun din dapat sa iba. Lahat tayo dito bilang YouTuber, ang gusto natin mag-entertain, mag-educate, di ba? Mag-inspire ng mga tao. Ganun lang tayo. And lalong-lalo sa mga bata, baka gayahin din nila yun. Diba? So, hindi pa ganun kahubog yung isip ng iba. Kaya baka gayahin nila yan. Kapag nakita nila yan, ako baka kumain din sila ng bubog. So, mga ganung challenge. Usong-usong ngayon ng mga challenge, kagaya ng mga laklak-alak challenge, yung mga ganun best, bawal yon. Kasi nga nakaka-apekto to ng negatibo sa iba. Pero kung ikaw, subscriber ka, tapos inaccept mo yung ganong challenge at tawag sa'yo, uto-uto ka best, diba? Ayaw ng ganun YouTube best. X, number 4, bawal mambanta.
ayaw ni YouTube ng mga ganong gawain. For example, meron kang mga kamag-anak, mga kaibigan, or mga kapitbahay na kagalit mo na. Huwag mong gawin ang YouTube bilang platform para ikaw ay maglabas ng mga negatibong bagay or magbanta. Kasi maaari kang ma-block or yung YouTube mo maaari ma-terminate or worse, maaari kang magkaroon ng kaso na cybercrime or cyberbullying. Eggies yun, bes. Eggies number 5. Bawal ang mga spam, mga scam at mapanin lang na metadata. Ito yung mga video sa YouTube na nakikita natin na iba yung title sa content kapag kinlik mo. Before, I was watching from television. So, inaabangan ko dati yung palabas na yon sa YouTube. And then, nagulat na lang ako, bakit merong gantong copy sa isang channel? And then, when I went back dun sa channel na yon, bakit nawala na yung video? Kasi mismong si YouTube yung sumasala at maaaring binlock na siya ni YouTube. At maaaring ganun yung gawin din sa yun ni YouTube kapag ganun yung ginawa mo. Just for the sake to earn more viewers. So, ayaw naman natin ng ganon. Here, sa YouTube, dapat malinis lang yung intention natin sa paggawa. Kasi nga, going back sa ating reason, core values natin, why are we doing this, you know, vlogging, why are we doing this platform just for us to entertain, educate, and more because of our own personal reasons. And dapat valid yan. Dapat valid yan. And case number 6, copyright. Yes, marami tayong narinig sa YouTube about copyright strike or copyright claim. Sa madaling salita, originality best. Yes, dapat nating igalang yung mga owners or mga content creators na gumawa ng videos or music na pinagkuhanan natin. If you have the approval from them na gamitin mo to sa sarili mong content or kung kaya mo namang gumawa ng sarili mong content, why not to do so para hindi ka magkaroon ng ganitong copyright? So, I know na alam na natin to dahil naririnig natin to lagi. Kung hindi pa, we can also make videos about it. So, those are the things that I want to impart to you all, guys. If you think that there's need to be added, please drop your comment below. If you like this video, hit the like button. And kung bago ka lang dito, please hit the subscribe button para lagi kang updated sa ating mga video. Again, I really appreciate you all, guys, watching this video. And again, please be reminded, Hebrews 13 verse 1, God says, keep on loving one another as brothers and sisters. Ika nga, magmahalan tayo. Yun ang laging sinasabi sa atin, most especially sa ating mga bago at sa mga small YouTubers na dapat tayong lahat ay magtulungan para success ng bawat isa. Maraming salamat sa pagtutok. Keep on watching Jeff and Grace Vlogs. Thanks and God bless.